Okay mga boss, so as a part of magbabawas ako ng mga pending o kalat dito na amplifier, i-attempt ko tong buuhin ang amplifier na to. Ang tatak niya ay DB Audio, ayan. DB Audio ang model niya, EQ Amp -506-12-BT. Ang problema nito mga boss ay nabaha. Pero maganda pa yung kaha, kaya nabuuhin pa to. So maganda pa yung itsura niya sa labas. Meron siyang equalizer, ilang band to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So 9 bands na equalizer per channel. Ito yung mic 1, mic volume, mic 2 volume, mic mixer, echo, treble, bass, balance, tapos USB, Bluetooth, ayan may Bluetooth na siya. Volume, tape auxiliary, tuner, input selector, para sa tuning, speaker out selector, yan. So tingnan natin yung loob mga boss. Maganda pa kasi yung kaya parang na-entice ako na buuhin. Yan. Ito yung laman niya mga boss, yan. Medyo maputik lang. May dumadaan dito ng mga palit-batsa. So ito yung laman niya mga boss, na yan, napansin niyo nga maputik pa. Kakalasin natin lahat yan. Then alamin natin kung kaya pa natin itong gawin. Tatanggalin ko na rin itong pabigat na to. Tanggalin ko na rin siguro to. So yan mga boss, tika lang, kakalasin ko muna lahat yan dahil lilinisan natin. At maulan naman ngayon, baka madali yung hugas nito kasi masama ang panahon ngayon. Kanina umulan pa lang. So hindi maganda yung panahon. Siguro, tama, kalasin ko na lang muna. Yan. So ayan mga boss, nakalas ko na nga. Matindi pala to. Marami-rami pala ang gagawin dito mga boss. Tulad dito sa equalizer, halos kinalawang lahat ng transistor. Ayan o, ubos yan. Ang dami nating papalitan dyan. Ganon din dito sa ilalim. Sinilip lang natin dito, mukhang marami din ang papalitan. Tapos dito naman sa konti lang din, pero may mga kalawang din talaga. At sigurado yung mga pihitan, palitan na yan mga boss. Ayan o. Hugasan ko muna yan, tapos ito kakalasin ko din. Para mahugasan, kakalasin din natin. Ganyan din yung kaha. So, ipahuli na natin yung kaha. Bali, siguro hindi ko ito pupukusan. Pag may bakante lang ako na oras, saka ko ito bubuuhin. Unti-untiin ko lang. Pero unahin ko syempre paghugas muna. So, dyan lang kayo mga boss. Update ko lang kayo. Ayan mga boss. So, naunang matuyo itong yung main board. At ito naman talagang uunahin nating i-repair o i-check natin kung ano mga papalitan nating pyesa. Yung iba pa ang kasama niya, yung sa harapan, yung equalizer at saka yung iba pa, ando nakabilad pa. So ito muna tayo para mabilis tayo habang wala naman akong ginagawa. Silipin natin to kung ano yung mga papalitan. Kung mapapansin nyo, parang hindi kinalawang dito sa malayuan. Kasi malinis na siya. Wala na yung parang puro putik to, diba, nung kinulas natin, talagang putik yan. So, ilapit natin yung i-zoom natin. Yan, ilapit pa natin. Yan, tingnan natin sa malapitan. So, ayan. Mapapansin nyo na na yung mga maliliit na transistor, may kalawang na talaga. Pati nga yung mga jumper, may kalawang na rin. Teka lang, kuha ko ng panturo. Kung mapapansin nyo itong mga jumper, ayan Yan, may kalawang na rin, pati yung paan ng 104. Yung ibang resistor, katulad nito, may kalawang na, hindi lang halata, ayan. So, gagawin natin dyan mga boss, ibabalik ko muna. Atas pa natin yan. Ang gagawin natin dito ay, simula dito, isa-isay natin yan, galasin natin isa-isa. Tanggalin na natin itong glow kasi ilulubog natin yung paan yan, yung transistor yan. Isasagad natin yan para hindi na kalawangin. Tapos pag nagawa na natin to, check na natin yung bias, TCO, then lalagyan na natin ng varnish para hindi na siya kalawangin katulad ng ginagawa natin. May history of repair na to, pero ditong party lang.
Kasi sa mga DBO Joe, yung mga nabubuhusan talaga ng rugby kinakalawang. So kinalkal na dito ng unang gumawa at nagpalit na siguro dyan ng mga resistor. At napagana naman siguro kasi dito, halos wala pang hinang yan. Kung mapapansin nyo sa board nyo, maganda pa yung board nyo, wala pang ganong hinang. So yung history of repair lang talaga, asa na ba yun? Ito ata, ay tama ito. Ito lang ata yung ano. Pero nalinis naman ng thinner kaya hindi halata na ano. So yun lang muna mga boss, habang pinapatuyo ko to. Linisan na. Okay mga boss, so yung isang channel muna ang kinalas natin. Ayan, kinalbo talaga natin para ma-double check tong ano, mga transistor dyan na may kinalawang at hindi. Yung wala namang kalawang, ibabalik natin yan. Yung mga ano, yung mga may kalawang talaga, kahit kapiraso lang ang kalawang, dispatch na agad dyan. Palit na yan mga boss ng bago. So tapos nyan, pag natapos natin itong isang channel, yung isang channel naman para hindi magulo. Yun lang muna ang gagawin natin mga boss. At update ko na lang kayo mamaya kung sakaling tuloy-tuloy tayo dito sa pagbablog o kaya sa isang araw na lang. Okay mga boss, so dito sa ano, sa main arm section, bali halos natapos na natin to. Ayan, yung mga jumper dyan, bago na rin yung iba. Pero 100% o ibig sabihin lahat na maliliit na transistor ay napalitan natin kasi puro kalawang na din yan. At 90% sa mga 1/4 na resistor at yung mga 1/2, 1W, napalitan na rin natin. Pati itong mga 39K na may, wala tayong available na 1/2W. So meron tayong 2W, yan, nilagay natin. Wala tayong available na pamalit. At pati itong mga capacitor, palit lahat yan mga boss, yan. Yan, pati dito sa may relay section, lahat dito ng transistor na palitan. Ano pa ba? Ang natira na lang siguro dito mga boss na hindi natin napapalitan ay mga power transistor, itong mga drive transistor, yan, itong malalaki. Ayong C2073 at saka A940, yung apat-apat kada channel. Mga emitter resistor, hindi napalitan yan. Yung base resistor lahat, yung mga 4.7 ohms, napalitan yan. Itong main filter, o yan pa rin yun. So ibig sabihin mga boss, halos lahat dito ay napalitan natin. Yan, ito yung mga pinagtanggalan natin ng pyesa. So hindi ko lang alam kung practical pa ba ito na gawin pag ganito. Okay lang sa isang amplifier kung ang gagawin nyo ay yung ano lang, yung amplifier section lang. Kaya lang ito sa atin nangyari, halos lahat, pati doon sa ibang board ay ganun din ang ano, gagawin natin. Siguro hindi ko marirekomenda kung paggawa o kung ganito kalala na yung sitwasyon ng amplifier nyo, huwag nyo na lang ipagawa kasi malaki-laking gagastusin. At sa technician naman, sa side naman ng technician, syempre mag-a-adjust sa labor niya kasi hindi naman ito magagawa ng isang araw lang mga boss, lalo na nabaha, kinalawang. So medyo mataas-taas din siguro isisingil, depende sa technician yan. Mataas-taas din siguro isisingil ng technician kung marami ng ano, i-repair kasi beyond repair na ang tawag sa mga ganitong sira. Ito dahil sa sarili ko namang amplifier na to at may ano, may pagbibigyan kasi ako nito. Ipapalit ko doon sa ano, sa amplifier ng tito ko. Bali, ito munang ipapagamit ko sa kanya kasi yung isa, yung UMAC 1580 na DBO Joe, baka kunin na ng may-ari, dito ko muna sa ano, sa bahay. Kaya napilitan akong buuhin to mga boss. Yung iba naman tulad nito, sa equalizer niya, lahat talaga ng ano, ng transistor diyan ay ano, papalitan natin. Ilan ba to? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 9, bali dalawa, 18, 18 transistor. Dito, bilangin nga natin kung ilan yung napalit natin dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Bali, 12 lahat. Tama, 12. Ay, tama ba? Ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 14. 7, 7 pala kada channel. 14, 15, 16, 17, 18, 19. So, 19. Mahina ako sa mata. 19 plus 18, 37. Tama ba mga boss? Pa-compute nga. So, bali 37 transistor na yung papalitan natin. Ito, matik yan kasi inalawang nga lahat. Buti na lang, yung transistor ko, 100 piraso ito mga boss. So, nangayayat na eh.
mapapasubo yung 2-in-551 ko, yung 5401 kasi. Tama ba? Ito ba yung ano? Ito 5401 to. So buti pag nabili ako ng transistor kasi tigi isang daang piraso kasi marami yan sa mga kinakalawang. Tingnan natin yung iba. Yung blower naman okay na, malinis na, yan. Yung ano naman, nalinis na rin natin yung ano heatsink, yung stain o yung mancha sa pagkaano, andyan na talaga, hindi na maputi masyado. Yan. Tapos yan. So saglit lang mga tayo mga boss, oh. Ito yung mga ano, siguro yung switch nito ay jumper sigurado dito naman sa may volume. Titingnan na lang natin to mga switch kung gumagana pa. Ayan, gumagana pa, konting lubricant lang siguro yan. Resistor mukhang okay pa naman, may ilan lang kinalawang. Ayan o, oh. Ayan, jumper dito. So dito sa may ano naman, sa may speaker selector, ayan. So tingnan natin kung gagana pa tong relay. Tester lang naman o kaya ano lang. Ayan, mukhang matigas na mga boss, ah. Kailangan na siguro itong ibabad sa gas o sa langis. So try natin yan. Dito naman eh, hindi na to kailangan. So hindi na natin gagalawin yan. Dito tayo sa ano, sa input section. Ano, may ano, may mga kinalawang dito sa ano, may mga kinalawang, ayan o, oh. Ayan, ayan, mga resistor, tapos tingnan natin sa ano, ito sa chodo niya, ayan, ah, okay na to sa chodo, siguro kahit hindi naman natin to gawin na, mukhang okay pa naman, ayan. So alin pa ba? Yung sa baba, itong sa mic at saka sa tone. Yan. So mga ano, maliliit na capacitor, 101 yan. Yun talagang napuruhan dito. Yan, 101. Teka lang, ayusin natin yung ano. 101 at saka mga ilang ano, ilang resistor siguro. Yan, marami-rami din mga boss. Marami-rami din. Yan. Yan. Ayan. 561. Resistor. Ayan. Tsaka 10 ohms. Yung 10 ohms na sunog na talaga. Yung mga naswerte na lang yung mga IC tulad ng GRC4558 ay hindi nasira o hindi nakalawang, kaya siguro mga ano, resistor na lang ang gagamitin natin dito, ah, gagamitin, papalitan pala natin, ayan, mga resistor na lang ang papalitan natin. Tapos yung potentiometer, syempre palit na bago lahat yan mga boss, kasi kinalawang na yan. Ayan. So update ko lang kayo pag ano, kasi yung kahan nito hindi ko pa nahuhugasan, inuna ko lang tong board habang walang ginagawa, ito muna ang inaasikaso ko. Pag may dumating na repair, bibitawan ko to, tapos balikan ko na lang pag ano. So yun lang mga boss, update ko lang kayo yung mga ano lang ang gagawin natin dyan, ha. In-update ko lang yung mga dapat gawin dito sa susunod. Hindi ko na ipapakita kasi sa video, hindi ko na isasabay. So in-update ko lang kayo kung anong mga ano gagawin ko, at kung may pagbabago sa gagawin, balitaan ko na lang kayo. Dito sigurado talaga yung may mga kinalawang papalitan. Yan, mga boss, update muna tayo. So ito na nga nangyari. Dito tayo sa volume. May volume section at saka switch, selector switch. Yan, yan pa rin yung dati. Nilinis ko lang, binabad ko sa gas at okay pa naman. Tinister ko naman itong mga switch, okay pa naman. Resistor lang dito na mga kinalawang. Ayan, napagpapalitan na natin yan. Yung senior yung 4148 yan pa rin yun. Nagpalit tayo ng bagong volume. Dito naman sa may FM tuning ata to. Nagpalit tayo ng bago niyan. Tapos yung selector switch binalik din natin kasi okay pa. Wala namang napalit ang resistor dyan. Yung relay binalik natin, okay pa naman yan. Nilinis ko lang. Tapos dito naman sa tuner, wala tayong ginalaw dyan at okay pa naman yung mga pyesa niya. Dito naman sa input, may mga ilang jumper dyan katulad nito at saka itong mga resistor.
Yan, saka doon sa dulo. Napalitan natin yan, pati yung dalawang capacitor at saka dito yung 47 ohms na dalawa nagpalit tayo. So far, yung ibang mga ano, wala pa namang ano dyan, kinalawang, kaya okay pa yan. Kunti lang ang napalitan natin dyan. Dito, marami-rami. Dito kasi ang nangyari mga boss, yung ibang mga ano dyan, resistor, nagpalit tayo. So halos kalahati dito. Hindi ko na maisa-isa kasi hindi ko na makita kung alin dito yung pinalitan ko. Pero ang sigurado, lahat ng 101 na ceramic dyan, bago lahat yan, pati yung 561, yan, bagong palit yan. At siguro mga kalahati ng resistor dito ang napalitan. Yung mga pihitan, lahat po yan napalitan natin ng bago yan. So yun lang, yung equalizer naman eh, mga transistor lang dyan ang ano, ayan. Mga transistor lang dyan ang napalitan. So linisan ko na lang yung kahan nito, tapos i-fix na natin. Then yung ano, chiko muna yun mamaya kung patay yung bias, DC out nya, kung okay na. So naibalik na din yung relay nun. So yun lang ang update mga boss. Okay mga boss, so ito na, bali andito sa likod yung transformer. I-check muna natin yung voltage bias nya sa ano, sa base emitter ng bawat channel. So isa, dalawa, then DC offset naman dito sa ano na. Check natin kung normal na. Ibabanish na natin yung board para hindi nakalawangin ulit. So inon ko na, nakadaan pa pala yan ng test valve mga boss. So check natin. Ayan, 0.374, 0.3, 0.3, okay, 0.3 sa kabila, 0.3 din, 0.3, okay, 0.3, okay, 0.3. Ngayon yung DC offset naman, yung sa speaker out. So ito yung, ay hindi nyo pala kita, no? Dito lang sa pinaka part lang. Ito yung pinaka ground, tapos ito yung sa 0.00 to 0.05. So ayan yung DC offset nya. Ayan. Ayan, okay, hindi lang nakadiin ng maganda. Ayan. So okay, normal. 0.00 ano, 10 minus pababa yung DC offset nya. So okay na to. Ibabarnish ko na lang mga boss. Ito yung varnish na ginagamit natin. Binutasan ko na lang sa taas para ipapatak na lang natin katulad nito. Ayan, ayan. Papatak ko na lang na ganon. So ipapatak-patak ko na lang to mga boss katulad nyan. Ayan. So ayan yung ginagawa ko, pinapatakan natin yung mga ano, yan, para hindi nakalawangin yan, yung mga pyesa, yan, pinapatak-patakan ko na lang yan. So sakto lang na maliit yung ano, maliit yung butas yan, yan. So mangyari ganyan mga boss, oh. Yan. So continue ko muna to, balikan ko na lang kayo. Pasensya na, maingay. Continue ko na muna, balikan ko lang kayo. So ganyan lang ginawa ko, pinatakan ko ng ano, na binutasan ko ng maliit para kunti lang yung ano. So papatakan ko lahat yan hanggang, sa, hanggang dito sa may ano. Papatakan din natin yan. So saglit lang mga boss. So ganyan yung itsura nya pag basa pa. Mamaya pag tuyo yan, bababa naman yan mga boss. So napatakan na natin. Ayan, ganun din doon. Sa ilalim mamaya ay pag natapos na lang siguro, ano natin yan, ibabanish din natin yan mga boss. So yun lang. Okay mga boss, so ito na, naikabit ko na muna yung mga board. Ayan, naisalpak muna natin yan para mag-testing tayo. Yung sa harapan, wala pa mga nab kasi lilinisan ko pa yung nab. Ayan o, madadumi pa yung mga nab nyo. Ayan, putik pa. So dito muna, nagkabit muna tayo dito ng speaker, ayan sa baba, tapos yung input natin ngayon, try natin ano, testing kung gagana. Yung ano pala, nakalimutan ko mga boss, si kabit, lilinisan, papalitan pa to ng switch. Try lang natin kung naging success yung ginawa natin. Nakadaan pa ng test valve yan para safe. So ayan, antay natin mag kulay dilaw o kulay green kung ano man sa paningin nyo.
Yan, umanda na. Nakaano na pala yung volume. Yan. Hinaan natin. Palitan natin ng tugtog. Hanap tayo ng iba. Yan. Ano yan? Anong tugtog natin? Blue, ano? Ano ba title nito? Broken. So, okay na yan. Try natin volume. Sabit ko nga dito muna yung ano, camera. Try natin yung equalizer. Okay. Malakas. Malakas yung ano na to, malakas. Gumagana pa. Gumagana pa. Gumagana pa mga boss. So okay na siya mga boss, ibabalik ko na lang yung ano, sana yung board na to ay buo pa. Kung buo na to, di maganda. Success repair naman. Pero mga boss, hindi ko ini-encourage lahat na ituloy pa rin yung mga ganitong setup. Kasi itong ano na to, itong amplifier na to sa akin. So sa akin to, ang naging problema nito, nabaha nga tapos wala na siyang transformer. So kung mangyari ito sa customer na walang transformer, halimbawa nasira yung transformer tapos ang daming kinalawang, hindi na siya practical gawin. Unang-una, malaki-laki na rin sigurong isisingil sa inyo ng mga tech kung ipapagawa nyo kasi maraming gagawin dito eh. Unang-una dyan, hugasan muna yung board tapos magpapalit ng isang katutak na pyesa isa-isa. Kahit sabihin natin mura lang naman to sa dami nito, kahit mura lang ang presyo ng mga pyesa na yan, pag marami, malaki na rin. At saka yung transformer, tsambahan kung makakuha kayo ng murang ganyan. Kung brand nyo yan, nasa 1,000 plus yan. Nasa 1,600 kasi nagtanong ako dati sa Dico yung sa Concert 5 Auto na ano na 33.5 na ganito, toroidal transformer, 1,600 ang bintahan nila. Ito, nataon lang na swinerte tayo at dito sa ano, dito sa harapan, halos hindi naman lahat kinalawang talaga. Pero kung marami-rami yan, talagang mas malaki ang problema. Kaya mga boss, ang ano ko dito, ang advice ko dito sa mga tumer, kung meron kayong ganitong sitwasyon, kung binabalak nyong ipagawa, maganda kayo ng budget. Talagang magastos po siya. Talagang magastos. Tinuloy ko lang to kasi sa akin to, wala na akong babayaran sa labor ko. May mga pyesa din akong kinabit na sa akin mismo nang galing, kaya halos nabawasan yung gastos ko. Yung mga potentiometer naman dyan, bago lahat yan. Kaya ano, so mga boss, sa mga ano, hindi ko i-recommend na magbuo ng ganito kalalang sira na amplifier. Buti nga walang nasirang ano, paano kung may mga nasira pa dyang power transistor, di mas malaki na. Pero kahit pa paano, dahil ako ang gumawa at sarili ko naman tong gamit, Napagana ko at tinuloy ko kasi wala nga akong babayarang labor, sarili ko lang ang babayaran ko. At
naobliga akong ano, naobliga akong buhin to kasi may pinahiram ako kay Tito na amplifier, yung UMAC na 1518. Kailangan na ni customer yun. Kailangan na ni customer at bago ko kunin doon, may pamalit dapat at ito yung ipapalit ko sa Tito ko na, ano, na sounds at sana magustuhan niya din. Parang bigay ko na lang din to sa kanya. At sana, maganda naman siguro pagkagawa ko, tumagal. So ang mga boss, hanggang dito na lang yung ano, yung vlog natin. Maraming salamat. At muli, hindi ko ni-recommend na sa tumin na kung ganitong sitwasyon ng amplifier ipapagawa pa kasi magastos nga. So maraming salamat. God bless po sa ating lahat.